Madalas ka bang nakakaranas ng sobrang sakit ng sikmura, pananakit ng tiyan, bloated ang iyong tiyan, at utot ka ng utot, dighay ng dighay? Tara, pag-usapan natin. Sa aking YouTube channel. This is Saibi Shai. And guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo namang kalimutan paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell para palagi po tayong updated every time na gagawa po tayo ng mga panibagong video. Ayan guys, for today's video guys, ay pag-uusapan po natin kung madalas po ba kayong nakakaranas ng pananakit ng sikmura, pananakit ng tiyan, at palaging bloated ang iyong tiyan. So ayan nga guys, storytelling po muna tayo at i-share ko po sa inyo kung ano nga ba yung mga na-experience ko. So ayan nga guys, grabe po yung pananakit ng aking sikmura. Talagang hindi ko na makayanan pa. Siguro mga 3 beses ako inatake at talagang hindi ko na po talaga kaya. Sobrang sakit na po talaga at di ako makatayo, ganyan. At minsan umabot ng 24 hours na sumasakit siya. At kapag sumasakit nga guys, ayan, dinadala nila ako sa emergency sa hospital para turukan ako ng pampawala siguro ng sakit na yon. So, ilang beses yon. Pero nakakauwi naman po ako guys, pero pabalik-balik po talaga siya. Pag hindi po ako tinuturukan ng pampakalma siguro, pampahilab, pampawala ng sakit, talagang hindi ko po talaga kaya guys. May time na hindi na ako kumakain kasi hindi na ako kumakain kasi nga sobrang sakit nga siya. Halos ayaw niyang tanggapin yung mga kinakain ko. So ayan. So nung nagpa-check up po ako sa St. Pio na ospital para malaman nga kung ano nga ba yung sakit. Ayan, chinek nila ako dun guys, pati yung ihi ko, lahat. Pati yung blood sugar ko, yung lahat-lahat na chinek nila sa akin. Pero wala naman silang nakita. Tapos palagi nilang tinatanong sa akin kung alin ba yung masakit. May ganyan, talagang dinidiin nyo na. Tapos sinasabi ko naman sa kanila guys. Then nag-decide po ang St. Pio na mag-ultrasound ako para makita nga sa loob kung ano nga ba talaga yung problema sa akin dahil bakit sumasakit ng sobra. So ayan nga guys, nagpa-ultrasound nga tayo at nalaman ko po doon na meron pala akong gallbladder stone. So ayan, at sabi multiple na yung nakalagay, marami na, hindi na mabilang kung ilan. Tapos ayun nga, binigyan nila ako ng reseta ng gamot at kailangan daw operahan yun. So nung time na yon, nag-inom muna ako ng gamot, tiningnan ko muna yung mga gamot, tapos nag-research ako kung ano nga ba yung mga bawal na kainin. So ayan, ginagawa naman natin guys. Yung tawag pala sa ultrasound na yun guys, whole abdomen ultrasound. So lahat yan, titi-check nila, titingnan nila kung ano nga ba yung problema sa'yo. So ayan, hindi ko lang sure sa inyo kung magkano yung ultrasound, pero sa akin, almost 1,000 yata yun kung hindi ako nagkakamali. Pero depende po raman siguro yan kung saan kayo magpapa-ultrasound. So ayan nga, binigyan ako ng gamot. Iti-take ko muna yon para in case na umatake ulit. Yun, meron tayong ano. Pero ang sabi sa akin ng doktor, kailangan na operahan po yun dahil marami na daw po akong ang nakalagay doon sa ultrasound ay multiple. So, yan. So, ang ginawa ko guys, nag-search muna ako, uminom muna ako ng kung ano-ano. At yung pala, pagka may gallbladder stone ka, pagka yung mga bawal, kung ano yung kinakain mo na bawal, talagang umaatake siya, lalo siyang sumasakit. Sobrang sakit. Hindi ko, may time na after 1 week akong nagpatingin, 1 week or 2 weeks, ayan, bumabalik na po talaga siya. Kasi talaga, guys, talaga siya. Talaga guys, kasi hindi ko maiwasan na hindi kumain ng yung mga, siguro mga pinagbabawal.
lalong-lalo na ang pinagbabawal yan guys, yung mga mamantika, matataba, mga maaalat. Yan guys, talagang hate na hate po talaga yan ang ating sikmura. Talagang lalo po yan sasakit. So ayan nga guys, for almost to nung nagpa-ultrasound ako nung time na yon, nung nalaman kong may gallbladder stone ako at pooperahan, nag-take ako ng gamot. Tapos after 2 weeks nawala na. After 2 weeks kung nagpa-ultrasound, so ay bumalik na naman yung sakit ng sikmura ko. Dinala na naman ako sa emergency room para turukan ulit. So ayun nga, 3 times ko pong nangyari sa akin yan na sobrang sakit ang atake sa akin. So nag-decide po ako na magpa-opera na talaga. Pero nakakatulong naman po yung mga ang ginawa ko nung time na yun, nung hindi pa ako na operahan. Ang ginawa ko, umiinom ako ng apple juice, tapos apple, yan, tapos yun lang palagi kong tinitake, kaya sobrang payat ko nung time na yun. Pero nakatulong naman, pero talagang hindi talaga nawawala yung sakit pag umatake talaga. Pabalik-balik talaga siyang, tawag dito, pabalik-balik talaga siyang umaatake sa'yo to. So, ikaw pa rin yung magsasuffer guys. Kasi ang nakalagay doon, talagang sinasabi ng doktor, kailangan talagang operahan, tanggalin yung mga stone sa ating gallbladder. So, yan nga guys, nung nalaman kong may gallbladder stone tayo, ako, so, nag-search-search ako kung ano mga dapat na kainin, mga bawal. So, ang ginawa ko guys, meron akong nabasa doon sa pinag-searchan ko na olive oil, inumin mo yung olive oil tapos inumin ka ng apple juice, yung palagi kong iniinom. So nakatulong naman sa akin, biglang nawala naman yung pananakit niya. Tapos balanced diet po tayo, bawal po kumain ng mga matataba, mamantika, mga maaalat. So ayan guys yung mga ginawa ko, sinunod ko naman siya, nakatulong. Kaya lang guys, umaatake na naman po talaga siya guys, dahil nga ang sabi nga nung base na mga na search natin, hindi daw talaga matutunaw yung stone natin, bato sa abdo, hindi matutunaw dyan. Mahaba-haba daw na gamutan yung gagawin natin. Pero so ayan nga, nagtry po talaga ako na hindi kumain ng mga bawal, pero talagang may time po talaga na sumasakit po talaga. Sobrang sakit talaga guys. Alam mo yung hindi ka makatulog, baluktot, tapos hitaya, tapos baluktot na naman. Hanggang sa magsasuffer ka talaga guys na sobrang sakit ng sikmura mo. So tatanungin po naman kayo ng doktor kung talagang gusto nyong magpa-opera or ayaw nyong magpa-opera. Meron naman pong mga gamot na kailangan sundin or gamot or mga herbal na yan, pwede po yan guys, mga tulad ng ginawa ko. Pero sabi nga ng doktor, mahaba-haba nga daw na proseso ang gamutan para mawala yung bato mo sa abdo. Ang pinaka the best po talagang ino-offer ng doktor ay yung pagpa-opera po talaga para matanggal na po yung mga bato sa abdo natin, para hindi na po siya pabalik-balik na ma-experience natin. Yun po yung talagang suggest ng mga doktor sa atin. So, nasa sa inyo po yan guys, kung magpapa-opera kayo or hindi, magagamot-gamot muna po tayo. Pero sa akin guys, nag-decide po ako na magpa-opera na lang para at least isahang sakit na lang ba yung na iisip ko nung time na yun. Ayan nga guys, mga sign ng may bato ka sa abdo, yung pananakit ng sikmura mo sa right upper ng sikmura ng tiyan. Lumalala ang sakit, lalong-lalo na pag nakakain tayo ng mga pinagbabawal na pagkain, yung mga matataba, mamantika, ganyan. Nagsusuka na, then dighay ng dighay tayo at yung palagi tayong utot ng utot. Yun yung mga sign na may bato ka na sa abdo. Based po yan sa aking experience. So ayan nga guys, sana po nakatulong ang video na ito. Ayan guys, sa mga mayroon po tayong experience sa sumasakit palagi ang sikmura at hindi na nakayanan, laging bloated ang ating tiyan, huwag po kayong
magdalawang isip na magpa-doktor na po at magpa-ultrasound na po tayo para nang sa ganun maagapan po natin ang ating sakit. Hindi na po lumala. Sana nakatulong po ang video na ito. Ayun guys, sa mga bago pa lang, ulitin ko, paki-subscribe po ang aking channel. Maraming salamat po.